Yes, good afternoon sa inyong lahat po, no? And welcome back sa panibagong video ngayong araw ng Miyerkules, December 9, no? 2020, ang oras natin, alas 2 ng hapon, katapos lang ng inauguration po, no? Nung Rainbow Lane doon sa may tapat ng Raja Sulaiman Park. Ayan, so dito tayo ngayon sa may Paura para dito sa Phase 2 ng Beach Nourishment Project po, no? Ng Manila Bay Rehabilitation. So ito, tingnan nyo po kung gano'ng ka-itim yung mga burak, no, na nakukuha dito sa dredging operation na ginagawa nila. Ayan, yan po, no, yung mga nakukuha dito sa paligid ng, I mean, dyan po, no, sa ilalim ng dagat ng Rojas Boulevard. Grabe, ang itim ng burak. And dito tayo ngayon sa may, ano, sa may barge, no. So ayan yung barge. So sa ngayon, no, hinahanda na nila ng contractor yung mga gagawing beach protection po, no, engineering intervention gaya ng mga gyro tubes bago sila tuluyang magtambak ng buhangin. And kaninang umaga nakita ninyo yung mga tube, ano, no, tubo para sa land filling, I mean sand filling ng mga gyro tubes dito sa Phase 2. So ayun na yung ginawa nilang ano nung nakaraan po, yung parang, no, mga trusses na mga bakal. So most likely pala, no, yung mga ginawa nila nakaraan, yung mga nakita natin, yung bakal, yung parang rectangular na metal na box is para dun sa gagawing mga engineering intervention po, no. Yan, paghahanda sa mga paglalagay ng mga gyro tubes dito sa Phase 2 area naman. So ayan yung Phase 1. Ayan po. So yung mga paggamit ng mga gyro tubes as engineering intervention is matagal na po talaga yung ginagamit. Even sa ibang bansa po, no, sa mga man-made beaches po nila. So yan din po yung approach na ginagamit nila as beach protection. Ayan yung most likely itong mga black sand na nasa harap natin ay gagamitin po, no, for sand filling ng mga gyro tubes na ilalagay dito sa Phase 2. Kanina may mga sineset up sila mga tubes dyan. Ayan. So kung talagang medyo ano kanyo curious po, no, sa paano ginagawa yon, yung setup ng gyro tubes na meron po sa YouTube kung paano siya ginagawa. So yung napakalaking fabric, no, geotextile fabric, parang finifill in nila yun ng mga buhangin. Tama? Ano? Yung pinifili ng buhangin. So yun yung magiging protection para maiwasan yung mga erosion. Tapos ito nga yung mga burak. Imagine nyo, ganyan kadumi, ganyan kaitim, kaya talagang umabot sa bilyon yung bilang ng coliform level count dito sa Manila Bay. Yan, wag na po kayo magtaka kung bakit ganun kataas, kasi tingnan nyo naman po, oh,
Yung burak na yan ay hindi natin alam kung ano ba yan. Sama-sama na yung dumi ng tao na decompose na mga basura. No? Pati siguro yung mga inanod na kung ano mga patay na hayop dito. Mga nabulok na mga water hyacinth. Yun, yung mga galing sa septic tank. Baka dito na rin yan. Naghalo-halo na sila. Kaya tingnan nyo po. Yan, kaya malaking tulong din yun. No? Yung mga ilalagay nilang buhangin. Yung black sand, which is nakakapagpababa ng coliform level dahil sa sulfur content, at yung dolomite sand naman na nakakapag-neutralize ng pH level ng dagat dahil sa sodium magnesium carbonate na mineral content no, ng dolomite sand. Yan, so hindi lang siya basta aesthetic na nilagay dito na pampaganda, may ano rin siya, may gamit para dito sa karagatan ng Manila Bay. So ito na po no yung ginawa nila nung nakaraan. Yan, nire-ready na rin po. Silipin natin dun sa may kabila no. Yan yung barge. Tapos yung ginawa nilang no, ramp. So dyan dumadaong yung ano no, yung barge na may lamang buhangin, black sand.